Good afternoon, everyone. I am Delester Sinagot, and I am your teacher for the subject of science. Yan. Pwede nyo akong tawagin na ano, Sir Jan or Sir Nagot, kung ano yung gusto nyo itawag sa akin. Masyan? Ano? Mr. Bayo, can you lead the prayer first? Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you for the prayers. Mag-start na tayo. Ang topic natin is types of energy. Our topic is types of energy. Class, what is energy? Yes? Yes, very good. Types of energy is the ability to do work. Yung ano ba yung source natin ng ng energy as a human? Yung source ng ng energy natin yung pagkain. Kapag gumakain tayo, yan, may energy tayo. Pag wala na kinakain, nakakatamad, nakakatamlay. Tapos wala tayong gana sa kung ano yung dapat natin gawin. There are types of energy. The first one is kinetic energy. It's a form of energy that an object or a particle has by a reason of its motion. Yan, sabi nga, kinetic energy as a reason of its motion. Ano ba yung motion na tinatawag? Yung motion, ito yung it's a process of moving or move apart. Example, yung ito, yung car is moving. Meron siyang motion, kaya tinatawag siyang kinetic energy. And the airplane is moving, yan, tinatawag siyang kinetic energy. Kapag ako naglalakad dito, yan, tawag na sa akin is kinetic energy. Walking, running, swimming, this is a type of kinetic energy. The next one is potential energy. It's an energy stored in an object or system of an object. Tingnan niyo dito yung example dito na yung sa arrow, sabi dyan, is energy stored in an object. Yung yung arrow, like for example yung yung goma, kapag hinila mo siya, ayun yung potential energy. Tapos kapag ni-release mo yung goma, ayun na yung tinatawag natin na kinetic energy kasi meron na siyang motion. Ang tandaan lang, yung potential energy is energy stored in an object. Yung paghila, yung buwelo ba, yung ano yung pinanggagalingan ng motion. The next one is mechanical energy. Is the energy either an object in motion or the energy that is stored in objects by their position. Yung mechanical energy naman, ito yung pinagsamang kinetic and potential energy. Ayan, pinagsama siya. Bale, yung mechanical energy, meron siyang motion and position dito sa potential energy. Tapos yung example nito yung sa dito sa gunting. This is an example of mechanical energy because there's a position ito, yung position ng paghawak ko ng gunting. And yung motion kapag pinres ko na siya, ito na yung motion, gumalaw na. Tapos kapag ito may ginawa ng work, example this, motion ay position and motion, tapos kapag nakagawa siya ng work, nakagupit, may nagawa siyang work, ayan, nagawa niya na yung work na yan, example yan, nagupit na, ayun na yung tinatawag na mechanical energy. Like, and other example here. Mechanical energy is the energy possessed by a body due to both motion and position. Like for example here sa seesaw.
Ito yung ano, pinaka-equipment niya yung siso. Yung position niya dyan, yung ito. Kasi paano nga ba gumagana yung siso? Kasi kailangan natin ng position. Yung sa paa. Kailangan natin ng buwelo para gumana yung isang object. Yung siso para gumana. This is what we call position. Position sa paa. Then yung motion kapag gumalaw na yung ano, yung siso. And then kapag gumalaw na, kapag nagduya-duya na sila dyan, ay yun yung tinatawag na mechanical energy. The next one is chemical energy. Energy is stored in the bands of chemical compounds. Chemical energy may be released when a chemical reactions, often in the form of heat. So yan, chemical energy, ayun daw sila yung may mga chemical compounds like ano, fuels, gas, yung mga ganun, mga gasoline, mga ano. Tapos, ito yung ano, example ng chemical energy, yung lighter. Yung nasa loob ng lighter, itong liquid na to, ito yung chemical compounds. Ayun yung tinatawag na chemical compounds kung nakikita nyo. Then, kapag, sabi nga po dito, may be released when a chemical reaction, often in a form of heat. Kapag ito binuksan ko, ayun na, may apoy. Ayun yung tinatawag na chemical energy. Nakakalikha siya ng apoy dahil sa chemical reactions niya. Tapos, next is heat energy. Heat energy, the energy generated when the temperature of matter rises. Heat energy can be transferred from the object to another. Like for example, sabi nga po dito, heat transferred, retransferred from the object to another. Example dito ulit sa lighter. Tapos, meron ako dito. Example, ito. Itong bakal na to. Then kapag yung heat energy, itong lighter na to, sinindihan ko, tapos pinainit ko dito sa metal na to, pag uminit na to, it means meron na siyang heat energy. Kasi heat energy can be transferred from object to another. Object to another object, and kapag nainitan na yung isa object. Like for example, pag nagluluto tayo ng ano, ng ulam, ng pag nagpapakulo ng tubig, ayan, yung chemical energy muna mangyayari is yung pagbukas ng apoy sa superkalan. Then kapag kumukulo na yung ano, yung sinalang natin, ay yun yung tinatawag na heat energy kasi nakakalikha na siya, ay nakaka-transfer na siya ng heat to another. So yan, next is radiant energy. Radiant energy, the energy that is transferred throughout electromagnetic spectrum. Yung electromagnetic spectrum class, ito yung ano, yung may mga visible light, pag-aaralan nyo yan next school year or sa high school. Yung ano, radiant energy, example niyan yung araw. Yung araw kasi, ay yung pinaka-example, example yung araw. Tapos yung nararamdaman natin yung init niya, pero hindi natin nakikita, hindi natin nahawakan. Pero nararamdaman natin yung init, yung pangumbaga yung radiation ng araw. Example here ulit. Sa ano, lighter. So, yan, ito yung araw. Tapos kapag ginantula din siya, pero di natin siya inahawakan, it means nakaramdam tayo ng init, di ba? Ayun yung tinatawag na radiant energy. The vibration of heat. Yan. Mainit. Next one is electrical energy. The energy generated by the movement of electrons from one point to another. Example here, electric fan. This is the ano, yung tools na gagamitin. Tapos nandito yung ano, electricity. Bale, sabi dyan, the energy generated by the movement of electrons. Nandito yung ano, pinaka-electrons niya sa panggagalingan ng kuryente. To one point to another. Kapag sinaksa ko to,
pag sinaksak ko to, ito ay gagana. Tapos ayun yung tinatawag na electrical energy. Yung electricity transferred by one object to another. Naintindihan? Yes. The next one is sound energy. Is the result when a force, either sound or pressure, makes an object or substance vibrate. Yan, yung sound energy naman, ito yung may pressure naman daw para makalikha siya ng tunog. Like for example, yung gitara, kung alam niyo yung gitara, di ba? Alam niyo naman siguro kung ano yung gitara, di ba? Yung gitara may spring. Yung spring, kapag ginalaw mo yun, kapag ginalabit mo yun, may vibration yun, may pressure, may vibration. Then, pag may vibration, makakalikha siya ng tunog. Like sa ano rin, sa drum, sa tambol. Kapag inampas mo yun, may vibration dun sa ano, pinaka-drum niya, and then, maglilika na siya ng sound. The next one is nuclear energy. The energy released by splitting atoms in nuclear reactions. Yung nuclear energy, example yan yung ginawa ni ano, ni Bongbong Marcos, ay, ni Bongbong Marcos, ni Ferdinand Marcos ng mga nakaraang taon pa, mga nakalipas na taon, na ano, na hindi na natuloy. Yung nuclear energy, ito yung pinapanggalingan ng ating, ano, kuryente. Sa ano, nuclear energy kasi, kunyari, this is the nuclear energy. Yung sa ilalim niyan, merong process, yung mga, ano, nuclear reactions, then, pag nag-process na siya, din umakyat, gagapang na siya sa mga bahay, then, makakalikha na siya ng electricity. Then, naiintindihan ba? Kung naiintindihan naman lahat ng ano ng pinaliwanag ko, it I have here group activity. Galing natin. Group activity. Group 1, group 2, group 3, group 4, group 5. Yan kada line. Group 1, pangalawa, group 2, group 3, pangatlo, pangapat, and panglima, group 5. Sa group 1, ang topic nyo is heat energy. Sa group 2, chemical energy. Then group 3, electrical. Group 4, kinetic energy. And group 5, potential energy. Ang gagawin nyo is i-explain nyo siya kung ano yung naka-assign sa inyo na topic. Then, idodrawing nyo siya sa isang kartulina. Kaya bibigyan ko kayo kartulina and pen. Pero di nyo na ilalagay yung meaning. Ipapaliwanag nyo na lang dito sa harapan kung ano yung explanation nyo sa bawat topic. Bali, yung ilalagay nyo lang sa kartulina is yung drawing or illustration. Yung criteria, may 20 points. Yung explanation, 10 points. Cleanliness, 5 points. And may yell tayo, 5 points. Kahit ano lang, 1 to 2 minutes na yell, okay na yun. 5 minutes, ay 5 points. And total of 20 points. Yun lang din. Gawin nyo na ng tayimik at maayos.